Okay guys, ito sa option na to, pag na perfect nito, na intindihan nyo, na master nyo yung pag-troubleshoot ng power supply, ng indoor power supply, kung maging inverter man to, o yung non-inverter, parehas lang yan, yung kaiba lang, yung mga tips na ginamit to na ginawa ng SMG, pinaliit na, tapos instead na relay, gumamit sila ng mga MOSFET, gumamit sila ng mga IGBT, yung mga transistor, na yun lang ginawa nila sa switching. Pero halos isa lang ang voltage ng output nila, magmula sa primary hanggang secondary. So ganito guys, sa pamamagitan nito, ng option na to, matutroubleshoot nyo inverter man o non-inverter. So ganito guys, ito ang primary power supply natin. Kung walang power ang unit natin, syempre, check muna natin yung supply natin, yung fuse sa plug ng AC natin. Yung karamihan yung UV standard, may mga fuse sa loob. Pagkatapos, pasok na tayo sa loob ng PCB, ngayon may fuse sa loob. Check nyo yun muna. Siyempre, unang-una, primary power supply. Para sa mga bago natin mga kapatid na technician na pag-troubleshoot sa continuity po tayo. Check lang po natin itong buo. Ngayon, papalo po siya. At pangalawa, sundan na po. Tumbukin nyo na po agad yung transformer. Sa mga naunang video ko, paano malalaman kung buo ba yung transformer o hindi. Madalas kasi nagsisira din ang transformer, hindi natin ang inaasahan. Tataka tayo bakit walang output. So sa area po na to, buo po ang fuse, kailangan natin malaman kung buo yung transformer. Kung gusto nyo manigurado, kaya na sinabi ko sa unang video ko, kahit anong appliances pwede nyo testingin. Kahit anong appliances, magagamit nyo ang method na to sa pag-testing kung paano mag-testing ng transformer. So inuulit ko lang na pag tinesting nyo yung primary power supply, ang makukuha nyong resistance is dapat mas mataas dun sa secondary. So nasa sa 20 siya, so times 10. So ganyan, sa paraan malalaman nyo na po na buo po yung transformer nyo. So sigurado po kayo na yung transformer nyo po ay buo. Sa susunod na method naman, yung secondary naman, ang susubukan ninyo. Sa secondary, para malaman nyo kung buo, ang palo dapat ng resistance nyo. Ayan, sagot po. So dito pa lang malalaman nyo na na yun po yung secondary ko. Okay ito. So na-check nyo na po. Ngayon, by visual naman, yung hanggalin natin yung transformer, check nyo naman yung mga diode nya. Para pag-test ng diode, ganun lang. Yung forward bias nya, ito yung kung saan may guhit. Kung nakikita nyo to, dapat dyan ang papaluan ang tester. Isang way lang sya. Ayan, nakita nyo guys, diba? Bila naman. So, halos walang palo. So, ganun lang guys. Ganun naman sa kabila. Kasi kung shortage ang diode mo, sasagad ang palo nyan. Pagka sinort mo yan, pag pumalo ng ganyan guys, pag pumalo ng ganito yung tester nyo, nasagad sa diode, pag nakita nyo sumagad na ganyan ang palo nyan, palitan nyo na agad yung diode nyo. Pero pagka ganitong kalahati lang yan, halos kalahati, at binaligtad nyo at wala naman, hindi naman nagparehas ang palo nya, buo po yung diode nyo. So sa ganung paraan pa rin, na-identify nyo na buo yung power supply nyo, yung secondary nyo. Ngayon, pwede nyo na po isaksak sya. Kakasak natin, mag-test voltage naman tayo, para makita ninyo na may power na. Tag natin, ito, naka-ready na yung output ko. Tag guys ha. Mm-hmm.
natin guys ah. Ayan guys, karoon ng power no. So on ko yung power nya, power button. So ayan guys, power na siya. Bali, itong board na to, nirepair ko to, sira yung relay niya. So, isa na unang video ko, dito pa yata na-upload, nag-troubleshoot ako dito, may video ako, nagpalit ako ng relay. So, isasabay ko na lang din kung paano mag-test voltage ng indoor PCB. So, pares lang yan ng inverter na dapat makuha yung test point kung saan ba yung test point na ng voltage. So, guys, sige, thank you na, babalik ka rin yung PCB board. So nakita nyo buo, ngayon i-apply natin yung pagtetesting ng actual voltage sa PCB board. Patayin nyo na natin guys at safety first. Okay guys, so baliktarin nyo lang yung PCB nyo, tumbukin nyo na agad yung secondary, hanapin nyo yung capacitor. Itong capacitor na to 25 volts by 470 microfarad ano? Baliktarin natin yan. Yung option na to kapag wala pang power sa display, sa kanya lang titirahin to no? Kasi nagtetest voltage tayo eh. Ang titikin nyo 12 volts at 5 volts. Napaka-importante nyan guys. Kapag wala kayong nakuha 12 volts at 5 volts, ibig sabihin may problema ang may problema ang power supply nyo. So ganun din sa inverter, hindi magti-trigger ang PCB mo, hindi magti-trigger ang system mo kung walang 5 volts at walang command na galing sa sensor no. So sinet ko sa tester ko guys, kumuha ko ng digital saka kanina itong method na to, pakita ko lang sa inyo na buo yung ano no? Kung paano mag-troubleshoot na bakit wala akong power supply, ano bang nawawala. So dun muna kayo sa primary power supply mag-focus. So sa ganito, yung tinuro ko lang ng capacitor, so check natin yan kung merong talagang 12 volts. So guys, ayan ha. Ako natin ulit. Ako pala dito. Ayan. So guys, dun, nasa range ko, nasa DC volts ako. Dito, kung makikita nyo, DC volts, ito yung continuity, yung deep continuity testing. So, saan ba yan? Kita ba? Guys, nakita nyo 15 volts, negative 15 volts negative, baliktad yung test probe ko. So, mas maganda kasi yung digital, baliktarin mo man, okay lang. Kung analog, delikado yung analog mo. So guys, meron akong 15 volts dito galing sa transformer ko, DC na siya, no? Sanapin naman natin ngayon yung 5 volts kung nasaan. So, ito yung negative. Ito yung negative mo. Coated kasi siya. Ito yung 7.5 mo. Kailangan natin yung 5 box. So guys, so meron na tayong 12 volts, ang kailangan na lang natin yung 5 volts. Patag muna. Task kasi natin yung coated, dahil ganyan yung sinabi ko. Meron siyang formal coating, so task kasi natin yung para mahanap natin yung voltage.
kasi sa ganitong paraan matitest nyo kung bakit ilang power yung indoor PCB board nyo. So, sasun nyo lang yan. Basta natin sa paraan yan para magkaroon ng contact. Mahirap kasi ngayon, kaya nilagyan nila ng coating yan, ang formal coating yan, para nga maiwasan yung corrosion, yung umido, lalo na yung malalapit sa tabing dagat. Number one yan, madaling masira yung appliances dahil sa maalat na hangin. So guys, ito na, nakuha ko na yung 12 volts, ngayon yung 5 volts naman, ano, yun yung mga bagay na importante natin sa sumukan. Kasi ngayon, saan yung bago ito saan? Saan yung bago pala? Okay, ito na natin. Kasama na natin. Kung tataka kayo, bakit ko lang ano, pinapalo yung tester nyo, minsan hindi nyo napapansin, coated yung ano, yung PCB na, lalo yung mga inverter type, talagang may conformal coating yan. So guys, ayun na. Ano ba tayo? So, hanapin naman natin ngayon yung 5 volts, no? Okay na tayo sa 12 volts. So, buntik na yung ilalim, baka mamaya may sabit na naman. Pumutok pa lalo yung board nyo, no? So, hanapin na lang ulit. Okay guys, on natin. Oops. Okay. So, gumagana. Asan yung kaninang 10 volts dito? Ayan, 15 volts. Hanapin mo natin yung 10 volts, 5 volts. Ayan guys, nakita nyo? Nakita nyo sa ano? Nandun siya. Ngayon, galing yan dito sa regulator. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, ito yung transistor na, I mean, 7812, 5. Ayan. Galing sa secondary capacitor, papasok siya rito sa 7085. Ang unang pasok niya 15 volts o 12 volts. Ang labas naman yan, mapapansin nyo, ang output naman yan 5 volts. So ibig sabihin na system mo okay, no? So guys, so ayos yung ano, ayos yung 5 volts natin, no? So yung primary, hindi mo na kailangan testing yun sa AC dahil meron ka ng power supply. Ingat lang guys, dahil live to, iwasan nyo na may mga bagay na pwede dumikit sa PCB at madisigrasa tayo. Ang hirap na, pati yung board, pati kayo, nakuryente na, nasira pa yung board. So ganun guys, yung mga bagay na napaka-importante na check nyo. Asan na yung nililibil? Hindi pa nagtitigil to dahil ayan. So guys, ganun lang. Patayin ko muna. So guys, na meron na tayong 5 volts saka 12 volts. So ilang importante sa lahat na lumapalabas nyo yung supply na yon kapag dead set yung unit nyo. Yung option na to, yung method na to, magagamit nyo actual testing, ang tawag yun doon sa bench testing. So maliwanag na sa inyo, pag na-master nyo itong
indoor PCB board, non-inverter. Ngayon may idea na kayo ngayon pagtutroubleshoot dun sa inverter PCB board ng indoor o secondary o sa outdoor unit. Kasi may technique na kayo kung paano mag-testing ng house. So guys, good luck sa inyo. Sana makatulong.